guys. Good morning. Ngayon, meron kaming customer na magpapa-vulcanize. Eh, tubeless siya. Ngayon, gagamitan natin siya ng pasak. Kasi ang pasak po, guys, pagka, nagmamadali yung customer, yun po yung ginagamit namin. Kasi, gaganunin mo lang eh, tapos na. So, ituturo ko sa inyo kung paano siya gagawin. Paano, anong gagamitin, ganyan. Eto guys, eto yung mga gagamitin lang sa pag-vulcanize ng tubeless. Eto. Eto lang siya guys. Sobrang tatlo-apat. Kasi eto, kailangan mo ito kasi pangkuha ng kunyari pako, mga alambre, kung ano yung nakabutas dun sa gulong. And eto naman, eto yung ang tawag dito is twist drill. Eto yung lalagyan nito, eto guys, ang tawag nito pamasak or pasak or seal strip. Eto. So Tagalog, pamasak para madali. Tapos ito, ito naman ilalagay diyan sa butas na 'yan. Tapos saka dun sa may part na may butas sa gulong. So 'yun. And ito naman pangtusok, parang flies, pang ganyan sa yung sa nabutas na gulong doon, pang tanggal ng pako, ganyan, pang ganyan. So ganun lang siya guys, pagka halimbawa kayo biyahero, pwede kayong bumili nito. Mura lang naman to guys. Mura lang to. So kung ikaw nagbibiyahe ka, pwede kang bumili nito para hindi ka mahirapan, kasi baka mamaya walang malayo pang vulcanizing para hindi mo na i-running flat. Ganyan. Pwede mo tong gawin, tsaka bili ka na rin ng panghangin. Ganun lang siya kadali guys. So ngayon ituturo ko sa inyo kung ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin doon sa mismong gulong ng motor. Tara guys. Ayan siya guys, napako. Sobrang laki ng pako. Ayan.
lalaki ng pako, paano naman hindi mabutas? Ayan. Thank you, Kuya. Ba't dinala mo pa? Baka... ah, okay. Ayan. Taga-Santol sila. Magkano? Thank you, Kuya. So, ayun guys, ganun lang kadali ang mag-vulcanize ng motor. Although, madali sa may alam, pero mahirap din siya sa umpisa. Kasi nung ako'y gumagawa pa, yun, ginagawa ko rin yun noon, way back, 10, 12, hanggang 15, bago ako nagmalaking shop. So, etong mga to, ito yung kasama ko noon nung nag-start ako. Kasi syempre mga vulcanizing pa lang kami na maliliit. Kaya etong mga to, kasi noon gumagawa pa ako, talagang doon ako nag-umpisa eh. So kung masubaybayan mo yung ano ko sa pag-vulcanize, dati din akong nag-vulcanize. Hindi man halata, pero macho ako noon. Kaya talagang sa buhay kasi, kailangan mo lang magtiyaga, magsipag. Kailangan eh, kasi syempre may mga pangarap tayo. Kailangan nating hindi man ganun kaano, pero hindi ka mahirapan sa mga pambili mo ng kailanganin mo. Yun lamang po guys, at salamat sa inyong suporta, salamat sa panonood ng aking mga video at sa mga susuporta pa lang. And please don't forget to hit all the notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Yun lang po. God bless. Salamat.